choose your friends wisely rin. Kasi alam nyo, napaka-influential ng mga tao ngayon dyan sa paligid natin sa ibang bansa. They will make or break us. Alright, so actually matagal din tayo hindi nakapag-vlog sa kotse. Kaya ngayon mag-vlog tayo mga G-Leavers. Alright, so sa mga first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-call sa atin, online muna tayo. And sa lahat ng mga FW, message lang kayo. Pauwi na! Pauwi na! Kumusta? How are you? Oo nga, belated happy birthday ah. Mag-hi ka naman oh. Hi! Okay, so tuloy tayo mga kaibigan, alright? So ano ba yung mga, ano, para sa mga OFW natin mga kababayan, ano po ba ang tawag dito, new game plan, yan. Alam nyo ngayon, sa nangyari na to, hindi lang mga may negosyo ang dapat may bagong game plan. Tayong lahat, at lalo na sa mga OFW, mga kaibigan ko po, mga kababayan natin, na nasa ibang bansa ah. So dapat may game plan. May game plan po kayo. At yung game plan na bago, okay, pag-isipan natin. Kasi pag hindi pa tayo nag-change ng game plan, baka pag dumating ulit yung crisis sa atin, mahirapan tayo. O pag nagkaroon ulit tayo ng problema, mahirapan na po tayo, okay? So kaya itong dapat natin gawin, okay? So paano ba gagawin to ang game plan? Una, alright? So ang bago nating game plan ngayon mga kaibigan ay choose your expenses wisely. So pipili ka na, parang hindi ata pantay kay Lady Doc, pero pabayaan nyo na po kung di pantay. Choose your expenses wisely. Pumili na lang tayo ngayon ng mga expenses natin dapat natin gastusan, okay? So una-una sa sarili natin, ano lang ba ngayon ang dapat mong gastusan sa sarili mo, okay? Pipili ka na lang. Ang tatanungin mo sa sarili mo ganito, basic needs ba to? Kailangan ko ba talaga itong bibilin ko? Alam nyo, kailan lang, meron akong kinood. Sabi niya, Dok, di ako maka-iPhone kasi hindi mo lang magpapadala sa Pilipinas, magastos talaga ako. Yun, di ba? Kasi nga, misa malungkot kayo dyan. Misa may mga problema kayo. So, para malunasan nyo yun, so, ginagawa natin is, you know, gagastos tayo. Pero nawawala tayo sa budget, okay? So, choose your expenses wisely. Basic needs ba yan, okay? So, yung mga others, baka trend lang yan. Baka unti-unti nag-accumulate ka ng lifestyle na hindi na magastos. Baka unti-unti na-impluensya ka na lang ng ibang tao sa paligid mo para ka gumastos, di ba? Para ka bumili. So, isipin mo mabuti sa sarili mo, ito ba talagang kailangan ko itong bilhin? Kailangan ko siyang gastusan? Choose your expenses wisely. Alright? Second, under that is family. Ito, kung ikaw, tinatanong mo yung sarili mo, ini-evaluate mo, sa family mo din, yung may gastos mo sa family mo, like, basic needs. Basic needs pa rin ba nila yan? Yung bang hinihingi nila, baka gusto na lang. Halimbawa, papalitan ng TV ng mas malaki, tama ba? Choose your expenses wisely. May ref naman kayo, papapalitan ng malaki. Diba? Okay naman yung garden, papapinturahan pa. Ibig sabihin ba, pwede bang sa next time na lang ipapintura? Diba? Cellphone, papapalitan. Tama ba? Makatao ba? Diba? Ano pa po? O yung iba, rewards na lang. Ado kasi yung anak ko, naging ano eh, pumasa. Eh natural lang pumasa siya eh. Minsan, dapat lang, nag-aral siya, pumasa siya dapat. Ginagastusan mo eh. Diba? Eh Doc, ano eh, pumasa siya sa board exam eh. Eh dapat lang pumasa siya sa board exam. Kasi nag-aral siya ang panataon. Hindi naman, kung gusto nyo mag-reward, okay, kung gusto mo mag-reward, eh, yung kaya, huwag naman sobra-sobra, cellphone, 30,000, tapos ang sweldo dyan, 15,000, ano, palwal pa yung 15,000, diba? Choose your expenses sa family mo. Tinan mo din kung reward lang ba, kung gusto lang ba nila, diba? So, yung asawa mo dito sa Pilipinas,
gusto pa magpalit ng motor, may motor naman, di ba? Gusto pa brand new yung ganito and all that, okay? So, gusto pa mag-aircon, eh, pwede naman muna electric fan kung di pa kaya aircon, di ba? May computer naman, pagtsikahan muna yan, huwag munang, ano, basta bago kayo gumastos, dito sa Pilipinas, tanong mo muna sarili mo, tama ba? Okay, tama ba? Makatarungan ba? Okay? And third, sa others, choose your expenses wisely sa ibang tao. Ito yung mga kaibigan natin, kapibahay natin. Di ba marami na umutang sa atin? Nagpapatulong. Di ba? Piliin natin mabuti. For halimbawa, gusto niya magtayo ng ano, gusto niya magtayo ng negosyo. Okay? So, negosyo niya yan eh. Kailangan, ano tawag dito? Pag-ipunan niya, ipunan niya. Alam nga, ikaw, sa kanya negosyo yun, di ba? Di ba, misa may mga ganun tayong kaibigan? Pautang mo muna ako. Di ba, kung partner kayo, okay, yun, business partner. Pero kung utang siya, di ba? O kaya naman eh, meron siyang gustong bilhin, choose wisely. Hindi ko kayo pinipigilan, kaya lang choose your expenses wisely. Maging matalino sa pagbili. Okay? Alright? So, yun, kahit sa negosyo mo, nasisimula sa Pilipinas, sabi ko nga, dapat bang magsimula ka ng negosyo dyan sa Pilipinas? Eh, wala ka. Pag-isipang mabuti. Okay? So, una, strategy, new game plan ng mga OFW. Pag-isipan mo muna ang yung choose your expenses wisely, kung tama. Hindi lang 2 beses, 10 beses pag-isipan mo. Okay? So, pangalawa, ang new game plan mo ay ito, choose your friends wisely rin. Kasi alam nyo, napaka-influential ng mga tao ngayon dyan sa paligid natin sa ibang bansa. They will make or break us. Emotionally, socially, support, morally, pati moral. Kung sino yung nakakasama nyo dyan, misan sila na yung magdidictate ng anong klaseng lifestyle meron ka dyan. Kung matutukso ka ba, masasama ka sa tukso, hindi. So, piliin mabuti. Kung gagastos ka ba ng malaki o hindi, makaipon ka ba, makapag-invest ka ba. So, it determines one of the factors eh yung mga sinasamahan mong grupo dyan. Kaya, yung new game plan mo, sabi mo sa sarili mo, pag-pray mo, Lord, tulungan mo ako makapili ng tamang tao, tamang kaibigan, tamang kasama. Game plan. Okay? So, magdagdag ng taong maayos. Okay? Kung tingin mo, mapapahama ka sa group na yan, iwasan mo muna. Okay? Alright. Okay. So, third, na dapat natin gawin is para sa ating new game plan is choose what you will do during your free time or during your day off. Yan. Ayan ang napakahalaga nito sa changing of game plan. So, eto yung game plan ko. Eto yung game plan ko ngayon. Ay, hindi muna ako magsi-shopping sa Sabado. Hindi muna ako mamamasyal sa Linggo. Magbabasa muna ako. Manonood muna ako maraming videos ni Doc. ng mga gusto nyong panoorin, ng gusto nyong pakinggan. Hindi muna ako gaganito, hindi muna ako gagastos, hindi muna ako magagala. Dito lang muna ako. Or aralin ko muna tong online business na to, baka makatulong sa akin. O sasama muna ako sa kaibigan ko sa pinupuntahan niya na nagiging maayos ang buhay niya. IMG, join IMG, maraming IMG dyan. Diba, sa Hong Kong, nagpunta ako, dami, grabe, ang dami mga nabagong buhay dahil dyan sa IMG. Diba? So, baguhin mo yung ano, yung day off mo. Alam mo, karamihan, saan tayo napapagastos? Sa day off. Sa free time. Diyan tayo nagagala. Diyan tayo napapadaan sa mall. Diyan tayo napapadaan dito para bili yan, bili doon. O diyan din tayo natutukso, makisama sa iba. Diba? Matukso and all that. Diyan nangyayari yung mga yan. Kaya, kapatid, okay? Huwag masyadong ano, piliin ang dapat mong kasamahin. Okay? Change your game plan. Anong game plan mo ngayon? Diba? Alam nyo, napakalaga ng game plan. Nung ako po ay, ano, nung college ako, nag-player ako eh. Diba sinabi ko nga po sa inyo, ako'y player. So, lagi akong may, ano, madalang, anong tawag doon? Folder. Sulat doon. Tuwing laro, hindi bawat season ha, tuwing laban namin, may bago akong game plan. Nanalo, natalo kami, bago akong game plan. So, kaya ako, setter po talaga, setter talaga ako. Pero binabago ko yun, minsan na supporter ako, nasa likod ako, minsan server ako. Depende sa game plan ko.
depende kung paano ko gustong talunin kalaban namin. Depende kung paano ko gustong matalo kami, kung tambak ba kami o ano lang, sakto lang. Kasi alam nyo, bago pa, misan ito, Bianes, pag naglalaro kasi alam mo na kung talo ka, hindi eh. Kung sino kalaban mo, alam ko na pag matatalo kami, pero ayoko sobrang malamangan kami. So, ganun din sa buhay natin dyan, OFW. Alam mo yung mga laban matatalo ka, umurong ka. Alam mo yung mga labang hindi ka masyado magtatagumpay, gawa mo ng strategy. Alam mo yung mga tuksong hindi mo paglalabanan, alam mo yung mga bagay na yon, di ba? So, gumawa ka ng paraan. Change your game plan. Ngayon, nasubukan na natin. Ang hirap, di ba? At least, pag nagbago ka ng game plan, meron ka man lang masabihan dyan na kaibigan mo, malapitan, emotionally, matulungan ka, morally, matulungan ka, di ba? And di matatag ka financially. Okay? So, sa lahat ng mag-delivers natin, OFW, ingat po kayo dyan. Ayan ang payo ngayon ni Doc G. Sir, hindi ako marinig. Ayan ang payo ni Doc. Okay? So, change your game plan. Okay? Change your game plan, kapatid. Okay? And sa lahat pala, mga OFW, gusto kong makipag-partner sa bagong business ni Doc G, Raxer Beauty, Raxer Holding. Message lang kayo sa akin, okay? Sa personal FB ko, dyan lang. And gusto nyo magpa-coach kay Doc sa mga decision sa buhay, message lang kayo, okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat mga ibigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.